Ayan, ito po ang aking bagong alaga. So, binili ko po siya sa napakagaling na handler. Binabae po siya at salpukan line po siya. Faustino. So, kamusta po kayo? So, ayan, halos magdadalawang buwan po tayong nawala at naglaylo sa pagbablog. But now, nagkaroon ako ng chance na mag-vlog ngayon dahil may free time tayo ngayon. So, sobrang sorry sa lahat ng mga nabitin sa mga video ko. But this time, we're going to talk about chicken ulit or mga cockfights po. So, yep, so nandito po ako sa aming bahay ngayon dito sa Hagonoy at ipapakita ko po sa inyo kung saan po ako nagsimula matuto at mag-alaga ng manok po. Sa mga nakilala po sa akin, especially sa mga followers ko po sa TikTok, alam po nila to. So konting kaalaman lang po, kami po ay wala pong farm. Wala po kaming backyard. But, ayan, meron po kaming rooftop. So, saan kayo nakarinig ng manukan sa rooftop, di ba? So, may mga ilan-ilan pong mga nag-aalaga ng manok at mga sabungero na sa rooftop po ang pinag-i-stay ng manok dahil siguro baha or walang space. So, I will show you po. So, dito po ako nagsimula at papakita ko po sa inyo. Ito ako ngayon sa kwarto ng kapatid ko. Tapos, aakit na tayo ngayon sa rooftop para ipakilala ko or ipakita ko sa inyo ang mga sakalam namin manok. So, ito, papakita ko. Hindi ako sure kung malinis siya or what, pero, yeah. So, this is my first time na makita to. So, mamaya, ayan. So, tada! Yan po ang aming rooftop. Ayan. Ayan po. So, mga amo, welcome po sa aming rooftop. Nandito po yung mga alaga po naming mga manok. Nandito po yung mga warriors namin. Hindi man gano'ng kagandahan ng lugar namin, but at least, nandito po yung pasyo. Parang namin sa tatay ko po. Actually, kasama ko dapat si Papa dito kaso busy siya. Tingnan natin yung ginagawa niya. So, ito yung ginagawa niya. I will show you guys. Ay, nawala. So, nawala siya. Okay. So, dito po ako nagsimula. Ayan, so mga medyo skinny payat pa ako. So dito ako nagti-TikTok. So dito ko binubuhat yung mga manok. At yeah. So dahil sa kakaiba naming concept sa pag-aalaga ng manok or sa pag-stay nila, na-feature kami sa nilalang show ni Doc Nilo at yung iba pa po. Di ko alam kung sino pero dito kami noon tapos ini-interview kami ni Papa. So eto siya. Manok na pagdalaw ko dito kung sa rooftop na. So, Ma'am Rachel, Sir RC, ano po may share natin sa ating mga kasabong video? Okay po, Doc Nilo, maraming salamat po. Dahil po, marami po kami natutunan, lalo na po sa paghahanda ng mga manok, especially po sa inahin ko sa panginitlog po niya. And thank you rin po dahil sa pagkakataon na nabigyan niyo rin po kami talaga ng inahin and yung mga kabut po ng manok. And sana rin po, look forward din po kami na mag-open ang mga sabungan. Malay niyo naman, sooner or later, isa na ako sa nag-open tao. Sagrada. Wow.
looking forward doon. Looking forward. Yeah. Yan. So, iniimbitahan ko rin po yung manunod natin na isa rin po kami sa nagpapasaya sa TikTok, sa nagbibigay ng kaalaman, konting kaalaman na tungkol sa mga manok, especially sa mga bloodlines. And binabati ko rin po yung team ko, Team Sexy Bayan. Binabati ko rin po ang RCM Game Farm ni Papa po, mga players po niya. So sana po lahat po tayo magsamahan. So ayun, so nakita nyo na po yung video. Tapos dati kasi sa TikTok ko nandun po lahat ng mga hindi pa nalalaban. Kaso marami nagre-report po kasi kaya hindi na po na actually ako. Hindi ko nakilala yung mga bagong manok namin unlike before kasi dati kasi mas marami ang bulik namin kaysa sa pula. So meron din kami nun dating Sambuanggawa. Ang tinatawag dito? White Choco. Tapos meron kami, basta meron po kami mga bulik dito eh. Pero ngayon, iisa na lang ang bulik. So ipapakita ko na po sa inyo yung kung anong klase ang mga manok meron kami dito ngayon. So ito po, bigay po ito ng follower sa TikTok bilang regalo. So ayan, bagong pungos. At para mukhang gumigiri pa siya. Ayun oh. Tapang yarn. So yan po, bata pa po yan. As you can see. So hindi ko pa po siya nakikitang maglaban. Kasi nung huling punta ko po dito sa amin, sa Hagonoy, sisiw pa ata yan eh. Yun. So, ito naman ang next. Yan. Aray, walang buntot yan. So, ipapakita ko sa inyo to. Ito din, I think, bigay din to ng follower or friends sa Facebook. Ito dito lang din naman. So, ayan. Oh. Ba't mga gumigiri kayo? Ha? Gumigiri sila. So, ayan po, mga klase na manok na meron kami. Tapos, ito po yung next. Ayan, mga wala silang buntot. Naglalagun sila. Ayan po. So, ayan po. Ayan. Tapos, meron kami dito, syempre. Black males yung binaba eh. So, hindi pa kasi masyado malinis dito eh. So, parang, on the spot vlog lang itong ginagawa natin. So, ito, galing to sa, dito din sa kaibigan ni Papa na bata. Parang nakakasama nila sa sabong. So, binili, not sure. Pero magaling din to. Yan. Tapos, ito. So, di ko alam, bago din to eh. Wala akong mamukaan na... Or wala akong... Huh? So, ayan siya, mga amo. So, ayan po. Ano bang klaseng manok to? So, sa mga nakakaalam po, parang hindi ko alam anong klaseng manok siya. Tapos, ito po. So, ayan. Ito po ang aking bagong alaga. So, binili ko po siya sa napakagaling na handler. Binabae po siya at... Salpukan line po siya. Ayan. Nalagas. Para mapuloy yung mata. Tapos ito po, hindi ko rin matandaan eh. Hi! Bagong pungos. So, ayan po siya oh. Sa mga naka-follow po sa akin sa TikTok, ito po siya ngayon. Naglagas, tagkalgo siya. Tapos, ito naman, yan, may buhangin sa loob para magkaskas sila. Ito ata, ewan ko parang mga late born to ah. Yan, mga hindi masyado makita eh. Tapos ito yung bulik ni Papa. Ayun, yan yung bulik ni Papa na binili niya sa online. At talagang hindi kayo mapapahiya sa manok na to kasi grabe yung spark. Pero sa akin yung sparring niya, talagang solid.
At ito ang inahin. Yan po ang inahin na galing kay Doc Nilo. Ayan, ano po siya? Banded po siya. Hindi makita. Paano ba to? Hindi ko maipasok. So, ayan po. Banded po siya. Ayan. Yan po ang mga natirang manok namin. So, hindi ko na masyadong ma-explain kasi wala si Papa dito eh. Ayan. Ayan po ang aming munting mga alaga. Sa mga nagtatanong po kung nasaan na po yung gold na bulik, ayun, nagbigay naman po siya ng dalawang panalo sa amin. Yung naalala nyo, yung may hawak akong bulik na talagang na-feature siya sa Sabong TV na hawak ko. Natalo siya pero nagbigay siya ng dalawang panalo sa amin. Wala eh. Ang dami naming bulik dati. Dito naman tayo, ipapakita ko naman sa inyo yung mga, ito mga gusto ng lahat eh. Yung mga ginagamit po naming gamot sa manok ko. Pero yung pag-process po eh, hindi ko po maisasabi at dahil may kanya-kanya po tayong paniniwala. So mga kasabong, so ito po yung ilan, hindi po lahat eh, kasi yung iba pong mga gamot, hindi ko po makita kung nasaan or baka ubos na po. So ang mga ginagamit po namin pang conditioning po, ito ang sikat na Bellamil. Tapos syempre vitamins, ayan. Oh. So karamihan naman po eh, alam po ito. At ito po naman ay hinahalo po sa tubig, Vita Zinc. Mabibili nyo po ito sa tao dito, sa mga poultry po. Pero ito po kasi regalo lang po sa amin to ng Vet New One. Ayan. Tapos ito po, ayan sa yan yung ini tao dito. Sibula Tepok. Ayan si Pacquiao. Ayan po. Napaka-solid po nito, mga boss. Try nyo to gamitin sa mga manok nyo. Napakaganda. Yan. Tapos try nyo rin po ito. Yan. Hindi po sponsor to, pero kami po kasi nakatuklas eh. Napakaganda po niya sa manok. Yan. Pero yung iba, alam ko meron pang iba eh. Nito eh. Hindi ko lang makita, mga boss amo. So, yep. So, magtataka kayo or may habang pinapanood nyo yung vlog na to, may kaisipan kayo na bakit nasa rooftop ang mga manok nyo? Bakit nasa tiles, hindi man magbabatak-batak yung paa niyan. Hindi sila naaarawan or ano pa yung mga possible na maisip nyo. In that cases po, mga amo, I will put here po yung video na parang bilian kami ng kasagutan or anong dapat gawin ni Doc Nilo po. Ayan. So, sa mga hindi po nakakilala, si Doc Nilo po ay isa po siyang vet at the same time ay nag-aalaga rin po ng mga manok po. Ayan. So everyone, so kung meron po kayong suggestions or recommendations or whatever na pwedeng gawin namin para ma-maintain ang mga manok namin na healthy or something, you know, just comment below. So kami po, ako po at ang tatay ko ay magbabasa po kami kung ano pa po yung pwede nyong i-suggest para sa aming mga alaga. So, parang may nakita tayo doon kanina na incubator. So, titingnan natin yun. Kasi, actually, ngayon ko lang siya nakita. Kasi, you know, sa iba na kasi ako na nag-i-stay. At ngayon lang ako dito sa bahay namin and mag-vlog. So, yep, pupuntahan natin siya. So, eto, papakita ko sa inyo. So, at dahil wala kaming mga gamit para sa para sa incubator. So, naggawa na lang si Papa ng ganito. I think may napisa na.
Ayan siya. Isa lang. Ha? So, I think ito kasi, ang line nito ay yung binabae na galing kay Doc Nilo na hatch at yung bulik po namin na gold na papakita ko sa inyo. Tapos, ito yung ginawa ni Papa. Ayan, yan po ay siya lang ang gumawa niyan. Siya lang po nag-provide niyan. At dati kasi, nagpalahi kami tapos hindi siya nabuo. So, parang sayang. Pero ngayon, ito rin pong itlog na to, ang line po niya ay, yung binabae po, ay binabae. Yung inahin po ay, hatch na galing kay Doc Nilo at ang bulik na gold po, ayan. So, ganyan lang po siya. Alam niyo mga boss amo, isa ako sa mga naghahangad po na magkaroon po ng farm na katulad po sa kilala nating mga amo na talagang sakalaw, na talagang warrior, na talagang magagaling ang mga warriors nila. So, isa po ako doon. At sana sa lahat ng mga nangangarap din po at patuloy na nangangarap na makakamit ng ganoong klaseng farm, I think ibibigay naman sa atin yon. Ang kailangan lang po natin muna for this time is magtiis po. Ayan, magtiis muna tayo katulad po ng mga ng mga alaga po namin. Ayan po sila. So, kailangan muna natin magtiis dito. Ayan po. Para ipon muna mga amo. So, yun po. So dito po magtatapos ang ating vlog. So, sana po nagustuhan nyo po ang aking vlog ngayon, ang aking content ngayon. At sa mga nakakilala po sa akin, hello po, especially sa mga TikTok po, ay sa mga followers po sa TikTok. Ayan, so ito na po yung content ko na matagal nyo na, I think last year nyo pa nire-request. And this is it! So, don't forget to like and subscribe my channel. Bye-bye!